Para sa lahat ng frontliners, mahal namin kayo. Pa, ako gusto ko maging doktor para gumamot ng mga may sakit. Pero papaano kapag yung gumagamot na mismo yung mamatay sa sakit pa? Ako gusto ko maging sundalo para labanan ng mga kriminal. Ipagtanggol ang sarili kong bayan. Pero paano mo ipagtatanggol ang isang bagay kung hindi mo naman nakikita yung kalaban? Anong silbi ng baril at pagpapaputok kung meron na pala sa ating pinapalunok pa? Ako, gusto ko po maging reporter, magbigay ng totoo sa media. Pero kaya mo pa rin bang ibalita kahit yung mga bagay na mata mo mismo hindi na kayang makita pa? Ako, gusto ko lang po makatulong sa kapwa. Pero kaya mo pa rin bang tumulong kahit posible ka nang mahawa? Ikaw, masyado ka na bang nababagutan para lang sabihin ko sa'yo, kada segundo meron dyan nalalagutan. Ngayong end times, hindi lang front act ang mga frontline. Front page sila rin ang headline. Tagasalba ng deadline na may mga deadline. Pero hindi lang naman mga nasa ospital ang lumalaban, kundi pati mga pamilya nila na naghihintay na makabalik sila ng buhay sa tahanan. May lumalaban sa kalye, may lumalaban sa palengke, may lumalabang makatawid pakasama lang ang kanyang mga anak at kapatid. May lumalaban sa kalungkutan, silang mga wala nang magawa. Pero mas matindi naman siguro yung mga wala nang manguya. Sa gutom, may lumalaban, may lumalana, may lumalaban, may lumalana. Totoo nga na magdarasal lang ang lahat kung kailan huli na. Pero may pag-ibig pa rin sa mga panalangin. Silang mga minsan lang magdasal, pero totoo ang sinasabi pa. Ako, simple lang pangarap ko, sana wala nang mahirap sa mundo. Sana may gamot sa lahat ng bagay. Sana hindi na lang tayo nagkakasakit, anak. Kung lahat tayo malakas, mawawalan tayo ng kakayahang tumulong. Anak, kung lahat tayo nakadepende sa sarili, hindi na natin kakailanganin ang pagmamahal, anak. Kung lahat tayo hindi namamatay, mawawalan tayo ng kakayahang bumuhay. Sabi nila, kasalanan mo raw kapag namatay ka na mahirap. Pero mas kasalanan siguro kapag kaya mo naman pero hindi mo pa rin piniling tumulong sa mga mahihirap. Mas mahirap mamatay ng dilat kaysa pikit at sa iyong lumalaban hanggang ngayon. Salamat dahil hindi ka sumuko. Hindi man alam ng iba yung mga sarili mong pagsubok. Nakikita naman ng Diyos ang iyong puso. Ikaw, alalahanin mo na hindi ka lang basta lumalaban. Nagtatanim ka rin ngayon ng kwento ng katapangan na bukas pwedeng anihin ng kabataan. Pilipinas, kaya natin to. Pilipino tayo hanggang dulo. Saludo ko sa inyo.